What's up guys? So welcome back to my channel. So for today's video ay mag-unbox tayo, mag-review tayo ng budget smartphone. So ito yung budget smartphone natin. So ang smartphone natin ay Panasonic P100. So yun yung model ng cellphone natin. So ito yung itsura ng cellphone. So budget phone siya. So budget phone siya na merong face unlock plus fingerprint sa likod. So, sa halagang 219 riyals dito sa may Saudi Arabia. So, yung button niya sa gilid ay andito yung plus power button, volume up, tsaka volume down. So, yung camera niya sa harapan ay 5 megapixel na may LED flash. Sa likod naman, meron siyang camera na 8 megapixel na meron siyang flash. Ito yung flash niya. At merong fingerprint scanner. So, yung fingerprint scanner niya ay ito siya. So, magagamit mo siya pag open mo yung cellphone mo. Tapos, ito charging port niya plus yung mic niya sa gilid. Ito. And then, yung speaker niya sa likod. So, yung cellphone, ang body niya ay plastic. So, ito yung plastic. So, ito yung itsura ng cellphone. So Android 7 Nougat siya. 1GB RAM, 16GB yung memory niya sa loob. So dual SIM siya, na dual SIM, pwede mo siyang lagyan din ng memory card. So ang battery niya sa loob ay removable. Hindi ka kamukha ng mga latest na cellphone ngayon na naka-built-in na yung battery. So itong cellphone na ito ay hindi naka-built-in yung battery. So natagalin mo yung case na cover case nito at nakita mo yung battery niya sa likod. Dito sa gilid nito, bubuksan. So pag binuksan natin siya, ayan. So yung pindutan nasa may case siya. Hindi siya kamukha ng ibang mga cellphone na nasa gilid. So ito yung back cover ng cellphone. Ito made of plastic lang siya. So ito yung pinaka fingerprint na sinasabi ko. Tapos dual SIM siya. So dual SIM, so dalawang SIM ang pwede ilagay na merong card slot. Ito yung card slot na. So removable yung battery niya. Ito yung battery niya. Removable yung battery niya na 2200 mAh lang. So hindi gaya na iba na 4000 mAh o mas matagal. So ito 2000 mAh kasi budget phone lang siya. So ito yung budget phone na merong fingerprint scanner at face unlock. So bubuksan natin. So ito yung bukasan sa gilid. So nawala yung button niya sa gilid. So kailangan mo ibalik yung cover. Cover kasi dito yung pindutan. So i-open natin yung cellphone. So ayan yung pag nag-o-open na yung cellphone. So Panasonic siya, brand siya ng Panasonic kasi halos lahat ng mga mobile ngayon ay nagkakaroon na ng brand gaya ng Panasonic, ano ba yung isa, Alcatel. So yung Alcatel din meron na rin silang Android, Samsung, syempre yung Samsung, hindi ka poly Samsung, Huawei. So ang mas sikat na brand ngayon ay Huawei. Pero ito, budget phone lang sa Panasonic na may fingerprint at scanner. So, medyo matagal lang siyang magbukas. So, yung charging, sa charging port naman niya, hindi gaya kamukha ng... So, ito yung charging point niya. So, ang pasok ng charging point, hindi pa ganito. Ganito. Kasi yung pin niya, nandito sa gilid. So, pag pinasok mo ganito, So ito yung charger niya. Ang pinaka charger niya nasa ibabaw. Ayan. Dito. Yung iba kasing charger, parang iPhone charger din siya, nandito sa gilid. So pag bumili ka sa ibang bansa, hindi ka mukha na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag bumili ka, yung pin niya ay dalawa. Pero dito sa Saudi Arabia, halos lahat ng mobile ay 3 pin yan. 3 pin. So ganito yung itsura ng mga charger.
Ito yung so ito yung charger, papasok mo dito yung YouTube kung gano'ng kabilis na yun. So medyo mabagal lang kaunti kasi nga sa internet. So ganito yung yan. So kung gagamitin nyo sa pang YouTube, pang Facebook, yan, okay tong cellphone na ito. Pang YouTube, pang Facebook. Pero sa gaming, gaya ng Mobile Legends, hindi pa ito. Kasi ang RAM lang niya ay 1 GB. Kasi yung Mobile Legends niya tasa 500 GB na. So kung gagamitin mo yung Mobile Legends, 500 GB lang niya, tapos magbubukas ka pa ng Facebook o YouTube, bali, kakainin na yung 1 GB RAM mo. So pag kinain na 1 GB RAM mo, ibig sabihin babagal na yung cellphone mo. So kaya hindi pwede. So advisable din na kung bibili kayo ng cellphone ay mas maganda kung mas mataas ang RAM. Kasi ang RAM ay yung ginagamit natin sa pag pipilin mga YouTube. At di naglalag o sa Facebook, sa gaming din siya. Mas maganda kung mataas ang RAM ay maganda rin yung maganda sa gaming. So papakita sa inyo yung unbox ko ng video, unbox ko ng cellphone. So ito yung